Good morning mga apo! Welcome back to Lola's channel! Ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano maalagaan ang 10 years old car ni Lola. Papakita ko ang gagamitin ni Lola na panglinis. Ito ang ginagamit ni Lola. Microfiber. Gagamit tayo nitong cotton. Yun ang uunahin natin. Gaya nito. Kasi lagi akong may sakay dito sa likod. Yung apo ko, mas madalas na kumain siya dito sa car dahil nga hindi ko masyado pinapakain sa restaurant kasi hindi ko siya pinagtatanggal ng face mask pag sumasama sa akin. Lahat na makikita natin na may leather. Sunod natin ang pilo na madalas gamitin kasi leather din yung pilo. Ito, laging gamit ito ng aking apo. Iba kasi ang leather seat, mabango siya lagi sa loob. Kaya dapat natin siyang alagaan. Karamihan sa mga car pag luma na, nabubutas o pinapalitan na nila. Ito, hindi ko masyado nilalagyan ito ng cover. Kasi ine-enjoy ko yung leather seat niya. Mabango kasi ang loob ng car pagka-leather. Gagamitin na natin ito ngayon. Lahat-lahat mga apo, lagyan natin siya ng conditioner. At ang purpose naman ng paglalagay natin ng conditioning cream para manatiling mabango at shiny. At ito din ang obserbasyon ng inyong lola. Kahit itong car ninyo na leather seat matagal na hindi gamitin, hindi ito magkakaroon ng molds. Delikado sa ating kalusugan pag nagkaroon ng molds ang ating sasakyan. Linisin natin ng ating leather seat car at least once a month. So ito na mga apo, kahit saan ka na tumingin, shiny na ulit. Leather din ang steering wheel. Kailangan nyo din linisin yan at lagyan din ng conditioning cream. At maraming salamat ulit sa inyo mga apo sa inyong panonood. Sana ito ay nakatulong sa inyo. And God bless our way. And God bless us all. Bye-bye!